Gusto naming malaman kung pwede na siyang ilaban. Mabilis na ho. Parang hindi na pilayan eh. Naikundisyon mo na ang kabayo ko. Ito naman bata kong asikasuhin mo. Gusto ko ng pakawalan. Kung lulusot sa'yo, pagbutihin mo bata. Undefeated champion ng Leon na yan. Tabla lang ang talo. Mag-ingat kay! Binigla mo naman yung bata eh. Mahusay siya. Kulang lang sa diskarte. Tsaka, sobra init ng ulo eh. Telegrama po para sa inyo. Kinikilala ng departamento niyo ang iyong dedikasyon bilang isang guro. Ang hinihingi lamang nila ay ang katiyakan na hindi ka na mamumunong muli ng anumang welga tulad ng ginawa mo noon. Prinsipyo lang naman ang pinaglaban namin eh. At katwiran namin mga guro. Maliwanag naman na gumawa na ng aksyon ang departamento tungkol sa mga problema ng mga guro. Kaya nga ako na ang kausap mo ngayon. Kaya nga ako nagpapasalamat po kami, sir. Naniniwala ako na walang problemang hindi na pag-uusapan. Tulad ng sinabi ko sa mga kasamahan mo, bukas ang opisina ko para pakinggan lahat ng problema ng mga guro. Salamat naman, sir. Ito ang report order mo at ang bago mong destino. Wala akong problema, sir. Saan ako madidestino? Sa Barrio Matarik. Bayang magiliw, handa, awit. Bayang magiliw, pero sa sinanganan, alat ng puso, sa bibig mo'y buhay, lupang hinirang, luyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pagsisihin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bunga. May nilagang tula at awit sa pagkaya minamahal. Ang isa't ng wataw at mo'y tagumpay na nagninibig. Ang bituin at araw na kailang pangay magdidilim. Doon pa ng araw ng buwan at ipagsinta. Buhay langit sa piling mo. Ang ligaya Hoy! Kayo na lang mamatay! Ako! Dito! Uy, tatay mo, lasing na naman, oh. Sino na naman ba ang nagpaputok? Naku, Diyos ko. Ilang kamote na naman bang naubos mo? Bisting yawa, din ka pa nag-uong baho-baho. Purbinang yawa ka. Murad ka. Purbinang yawa ka, baho-baho. Bye, lang. See you tomorrow. Goodbye. Dong, bisting yawa nga, bataa ka. Basi, nagkaon-kaon ka na madamo nga kamuti. Eh, sa pagsubrang kaon ng kamuti, nagbaho lang imong lubot. Istihawa ka. Sabi ng doktor, magkaon ka ng 2 tablitas. Humana! Saba! 2 diatabs lang, sabi ni Dok. Kamot sa bukol, meron ka? O, ano nangyari dun? Eh, ano pa? Di man nagpasabog na naman ng bomba. Sino? Si Joaquin na naman? Sino pa nga ba?
Teka muna, ba't ka nga pala nandito? Eh, di ba inutusan ako ni Miss Gutierrez para pumunta sa bayan? Oh. Kaya nga ako dumaan dito eh, para bilhin ko na rin yung mga kailangan natin sa bahay. Eh, paano yung klase mo? Tapos ng klase ko. Naku ha, baka maiwan ka na naman ng last trip kagaya ng isang linggo. Eh, kaya nga ako maagang aalis eh, para maaga akong makapamili. O sige, uwi muna ako ha. Teka, ilak mo ang bahay ng mabuti ha. Mm-mm. Sige, ingat. Ano mo yun, Ale? Pare, tingnan mo yung nakikita ko. Ang laki ng badyog! Oo nga, pare. Hindi mo na kailangan ng soup number 5. Galing mo talaga, pare. Pare, super sakinis ang hitaan ito. Oo nga. Buti pa, pare. Imbitahin mo na para may makatable tayo, ha? Samahan mo ko! Miss, good morning. Baka pwede ako magpakilala sa'yo. Ako nga pala si Barako, ang pinakamatigas sa lugar na to. O nga, Miss. Malaki ang protection mo sa kanya. Tsaka, Miss, pwede ka pala may maimbita, magmerienda. Sandali lang. Hindi, mayakot pa ako eh. Sige na, Miss. Sumama ka na. Ano ba? Iwan niyo nga ako. Mama, tulungan niyo ako. Binabasto ko ng mga taong yan. Ito pong pinagmamalaki mo? Matarik! Matarik, lalakad na, oh! Ah, papunta pang Matarik to? Oo. Ah. Eh, boss, puno na ho eh. Doon na lang kayo. Ating ginagawa ang tungkulin natin. Kaya lang, tama kayo. Talagang kulang na kulang tayong mga teachers. Pati na rin yung mga gamit natin. Kaya doble ang bigat ng trabaho. Alam nyo, kung di ko lang talaga dinadaan sa tiyaga, katulad ng ginagawa ninyo, siguro walang matututunan ng mga bata. Yan siguro dapat nating sabihin kay Miss Gutierrez.
para maiparating yung pinag-usapan natin. Hindi ba? Ah, pwede bang magtanong? Ano ho yun? Andyan ba yung principal? Andun po. Halina kayo, samahan na namin kayo. Salamat, ha. Tayo na. Nasaan? Andun po. Sige na ho, pasukin niyo na. Salamat. Opo. Abayan niyo muna ako magpaliwanag. Ano pali paliwanag? Oh, lamya ka! Mom, ano ginawa sa inyo yan? Maldo! Pinagtangkaan akong kahasahin yan! Ano? Pati si Mom, pinagsyagaan mo? Ano magsyagaan? Ang lupit mo talaga! Sige! Manatan mo! Tirahin mo! Yara! Sige! Kaya mo yan! Sige! Kaya mo yan! Sige na! Baldo! Sige! Ayan! Ay! Tarantado! Magkanya ka lang pala! Ikaw, itinimanda kita! Ipalilital injection kita! Nagkakamali ho kayo. Hindi ko sinasadya. Nagpunta ho ako rito para hanapin kayo. Pita mo na? Hindi talaga may masama kang intention sa akin? Hindi ho. Ako ang bagong teacher na destino rito. Ito yung mga papeles ko. Teacher ka? Oo. Kung teacher ka, bakit mo pinasok si Miss Gutierrez sa CR? Eh, doon ako tinuro ng mga bata. That's enough. Totoo ang sinabi ni Mr. Lopez. Siya ang bagong teacher natin. Mr. Lopez, report to me immediately tomorrow. Salamat to. Hintayin na lamang ninyo ako sa faculty room. Doon lang natin tapusin ang pag-uusap. Yes, ma'am. Sandali lang, Mr. Lopez. Talaga bang wala ka nakita? Ah, wala ko, ma'am. Good. Jinomoto-san, welcome to my town. So glad to see you again. Hey, Mayor Pera-san. It's been so long since I last saw you in Japan. By the way, I'd like to introduce to you my good friend, Jinomoto-san. This is Colonel Dante Regudo. He'll be assisting us in our business partnership. Well, that's good. Welcome to the Philippines, Jinomoto-san. I'm sure you'll enjoy your stay in our province. Ah, that's for sure. Now, my friend, I prepared a Santos lunch for you. That's for sure.
very poor price. Want to go inside? Let's go. Rico. Magandang umaga, sir. Magandang umaga naman. Rico, this is my most trusted man. Rico, Gino-san. Nice to meet you. Welcome, sir. Please come in. Oh, ginabi ka yata. Kung tapos ka na magbihes, kumain na tayo. Tikman mo itong mga pinamalengke ko. Ayan ka na naman. Umanda na naman yung pagkagastadora mo, ha? Padalawang buwan na yung utang mo sa bahay, ha? Pasensya ka na, ha? Hayaan mo, sa susunod na sweldo ko, pang tatlong buwan na renta na ibibigay ko. Nako, puro ka naman pangako, eh. Eh, bakit ka nga pala ginabi? Well, as usual, bukod sa napakaraming problema sa school, hindi naman nakapag-umpisa agad ng meeting. Bakit? Dahil sa nangyaring gulo kanina. Gulo? May isang lalaki ba naman pinasok si Miss Gutierrez sa CR? Ano? Ang tibay naman ng sikmura niya. Luka-luka ka talaga. Eh, sino namang lalaki yun? Bagong teacher pala. Ang ibig mo sabihin, may bago tayong teacher na kasama? Mm-hmm. Anong itsura niya? Gwapo ba? Disoy matangkad? Well, may tsura siya. Pero hindi ko sasabihin gwapo. Hindi rin man siya pangit. Hindi siya tisoy. Kayo mangge at katamtama ng yung taas. Napagkamalan ko ang mukhang sundalo eh. Dahil may bitbit siyang duffel bag. May duffel bag ba ka mo? Oo. At yung lalaki, medyo esponghado ang buhok. Matipuno ang katawan, may bigote. Teka nga muna. Bakit alam mo? Kilala mo ba siya? Eh, mukhang yan yung lalaking tumulong sa akin sa bayan kanina eh. Tumulong? Binastos kasi ako ng ilang matadero sa palengke. Tinulungan ako ng isang lalaki. At katulad ng itsura nung bagong teacher na sinasabi mo, may dala ring duffel bag yun eh. Ikaw naman kasi kung manamit ka. Kulang ka palagi sa tela. Tingnan mo. Halos kita na yung buong katawan mo eh. Kulang na lang, makita yung ilabas mo yung bituka mo. Ay nako, umiral na naman yung pagiging manang mo. Moderno na tayo ngayon. Siyempre, kailangan sumabay na tayo sa uso. Lalong-lalo ka na, ang ganda-ganda mo, pero itinatago mo lang dyan sa damit mo na parang sutana. Kung ako sa'yo, babaguhin ko na yan. Lalo na ngayon, may bago na tayong kasama. Hindi ako interesado sa kanya. At saka isa pa, mukha siyang antipatiko. Hindi naman mukhang antipatiko yung tumulong sa akin, ah. Mukhang mabait. At ang husay, makipagbakbakan. Nakaka-inlove nga, eh. Matagal ka na ba sa eskwelahan? Matagal-tagal na. Halos mga 5 taon na rin. Kaya, kilala ko ng lahat ng mga kasama mo. Kumusta naman yung pag-aaral ng mga bata? Masisipag magsipag-aaral yung mga bata. Sa pool nung itinayo yung eskwelahan na yan, komo nag-iisa, kaya nagdadagsa-dagsa ang mga estudyante. Mabuti na lang, matsatsagang magturo ang mga teacher dyan. Naku, lalo na si Ma'am Violi. Super duper tsaga. Sinong Violi? Yung teacher nung tatlong batang nanloko sa'yo kanina. Naku, super strict yun. Mabuti na lang nandun si Mr. Trudes. Kung hindi, nalintikan yung mga batang yun. Ah, yung mukhang manang. Nag-i-enjoy po kayo. Oo. May pagkain dyan, ha? Sige. Thank you. Are you enjoying yourself? Yes. Huwag mo po babaya mga guest, ha? Opo, sige. Ma'am. Sige. Ano bahala dito? Opo. Good evening. Hello. Hi. Corina-san, I'm really enjoying this party. I'm glad to hear that. Thank you very much. You're more than welcome. I'm glad to hear that, my friend. After all, this is a welcome party for you. Thank you. You're really a good friend. Let's drink to that. Excuse me, Mayor. Ano yun? Mayor, andun yung taong pinatatawag ninyo. Andun sa labas.
Okay. Let's go inside the house. I will let you meet a friend who will help us in our business. Colonel, sumama ka na. Excuse me, bahala ka na sa mga bisita. Ano sa palagay mo, Frank? Kaya mo bang basahin yan? Mayor, eto kaya ko. Madali lang to, alam ko kung saan puntahan to. Pero dito tayo mahihirapan. Kailangan pag-aralan ko yan, tsaka malaking kwarta makukuha natin dyan. Eto, maliit lang eh. Sigurado ka? Mayor, minamaliit mo ba ako? Abay, kung wala kang tiwala sa akin, hindi mahanap ka na lang ng iba. Frank, hindi naman sa ganon. Alam ko naman ikaw ang pinakamagaling na magbasa ng mapa rito sa atin. Ayoko lang mapahiya dito sa kaibigan natin. Pero titignan ko, Mayor. Ah, sige. Saan dito yung tinuturo ng mapa? Saan yan? Dito tayo magagali sa talampas na ito. Ayan. Hanggang dito. Ngayon, iikot tayo sa kainang kabayo. Papunta rito sa banda rito. Kaya lang matarik ito. At pagdating natin dito sa may susong dalaga, yan, iikot tayo papunta rito, may madadaanan tayo mga lumang bahay. Ha? Dito. Yan. Sa tabi niyan, mayroon lumang swimming pool. At dito sa lumang swimming pool na yan, dito, ibinaon ang kayamanan. Bakit, Colonel? May problema ba? Wala, Mayor. Naisip ko lang na delikadong may makakita sa inyo rito. Huwag na kayong bumaba. Kami nang bahala. Sige. Pero kung ano man ang makuha ninyo, gusto ko makita agad. Oo. Nagpapalakpakan sila doon. Lika, lipat tayo. Tara. Ma'am, pwede po ba kami lumipat doon? Kasi ang saya-saya ni. Bahala kayo. Tara, kasama lipat na tayo doon. Tado kang hapong ka. Totoo nga pala sinasabi mo. What? Tay! Ah! Bakit? Ba't nandito ka? Ba't iiwan mo yung bahay? Ha? Eh kasi po wala na tayong isasaing eh.
Wala raw isasahing. Walang bigas. Walang bigas. Hindi, pare. Meron. Eh, sinungaling ito eh. Ha? Sinungaling ka. Ha, pare? Tama na. Yung beses ko sasabihin sa'yo. Gawag mo ko ipahihiya sa mga kailumang ko. Ha? Tige, ha? Ha? Ano? Ha? Sinungaling ka na? Nakapagin mo yan! Ha? Ha? Ano ang tapos sa'yo? Kung pinagsasabi mo walang isasabi? Ha? Totoo naman po ang sinasabi ko eh! Wala po tayo sasahing mamaya! At saka kayo lang po yung inaalala ko eh! Ano ako inaalala mo? Pagdating na po ito! Wala po kayo kakainin! Ako kukulinin mo! Natatakot ka lang magutaw! Estupido! Ano? Tama na yan, pare! Inom na lang tayo! Sige! Uwi ka na! Tama na, halika na! Buwisan! Buwisan! Siyang bata niyan! Tibo! Punong-puno ka ng putik, ha? Ano pang nangyari sa'yo? Nandito pa po ako sa putigan. Are. Are. Mukhang teacher ng anak mo yung kausap niya. Ayan na naman ang pakialamero. Mga shit eh. Ba't absent ka na naman kanina? Mag-iisang linggo ka na hindi pumapasok ha. Kung kailan malapit na yung exams ninyo, tsaka ka naman lumiliban sa klase. Hindi na lang po ako mapasok, ma'am. Ano? Bakit? Sino may sabi sa'yo? Ako. Bakit? Mang Tonyo, bakit naman ho ganyan ang desisyon ninyo? Sayang naman yung pag-aaral ni Tibo. Ha? Pag-aaral? Listen! Muli ka lang! Sa totoo lang, ha? Wala naman natututunan sa eskulahan ang batang yan eh. Kayo lang naman ang gusto mag-aral yung mga bata yan para meron kayo ambag-ambag sa eskwalaan. Yung koleksyon nyo. Walang hilig mag-aral yung bata yan. Tamad yan! Bobo! Diyan ho kayo mali, Mang Tonyo. Estudyante ko rin ho si Tibo. At sa totoo ho, masipag siyang mag-aral. Sa katunayan, isa sa matatalinong estudyante ang anak ninyo. Totoo ho yun, Mang Tonyo. Nakapag-desisyon na ako. Huwi na! Huwag na! Mang Tonyo! Mahawa na mo kayo sa bata! Pakilamero! Ano? Ha? Sige, huwag na! Huwag na! Huwag niyo kayo! Kakainis. Hanggang ngayon ba naman, asal ka pa rin kay Mang Tonyo? Hindi lang sa kanya. Lalo na dun sa antipatikong Leon Lopez na yon. Pambihira ka naman. Tinulungan na nga tayo ng tao, ikaw pang galit. Anong tinulungan? Ang sabihin mo, ha? Gusto lang niya magpasikat. At yung mga bata naman, gustong gusto. Tuwang-tuwa pa. Baka naman kaya ka nagagalit dahil naiinggit ka. Ba't naman ako maiinggit? Eh, kasi nga, sikat siya sa mga bata. Magaling nang magturo, madali pang lapitan. Hoy, Patricia, ha? Kahit kailan, wala sa bokabularyo ko ang salitang inggit. Aba, kung sa kanya ba naman matututo ang mga bata, edi sige, kanya na. Kung hindi ka naiinggit, siguro in love ka. Ano? Excuse me, ha? Sa lalaking yon, hindi na. Hinding-hindi ko siya papatusin. Baka sa patusin, pwede pa. Good evening. Oh, Mike. Maupo ka. Salamat.
Mabuti dumating ka. Kaninang-kanina pa ako kinukulit nitong si Pate. O sige, may iwan ko muna kayo. Thank you. Mukhang mahirap paniwalaan yung sinasabi mo, Corina. Kilala ko si Mayor. Mas kilala ko siya. Baka nakakalimutan mo. Asawa niya ako. Ang pagkakaalam ko, ang lahat ng nahuhukay namin ay binabalik niya sa gobyerno. Na anumang gantimpalay, ginagamit niya sa bayan? Matagal na kayong pinaiikot niyan. Pero hanggang ngayon, bulag pa rin kayong sunod-sunuran sa kanya. Magkano lang ba ang kinikita ng isang mayor? Ni minsan ba, niba sumagi dyan sa isipan mo? Kung saan niya nakukuha yung perang ginagamit niya sa pagpapatay ng mansyon? Sa pagpapasweldo sa inyo? Gumising ka na, Jesse. Kung totoo lahat ng sinasabi mo, mahirap pa rin gawin ang gusto mo eh. Nasa sayo na yon. Ang sinasabi ko lang, panahon na para tapusin mo ang pagiging alila mo. Ano kayo nagpapakapagod? Siya nakikinabang. Kaya binibigyan kita ng pagkakataong baguhin ang takbo ng buhay mo. Saan ka galing? Naglibang-libang. Nang ganitong oras? Mukhang marami ka na atang nainom. Tulog mo na yan. Pag kinakausap kita, huwag mo akong tatalikuran! Huwag mo rin akong manduhan! Hindi mo ako tauhan at wala ka sa munisipyo! Huwag mong baguhin ang usapan. Ang tanong ko, sagutin mo, saan ka galing? Ang kulit mo eh, no? Sabi ng naglibang. Namasyal, nagpahangin! Sinungali! Ah! Baka akala, wala akong alam sa mga katarantaduhang ginagawa mo sa akin. Nilaglagyan ako ng tao sa ulo! Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Magpasalamat ka. Nakikisama pa ako sa'yo! Hanggat ako ang lalaki sa bahay na ito, susunod ka sa lahat ng gusto ko. Mag-ingat ka, Corina. Dahil pag nalaman ko ang mga sumbong laban sa'yo, papatayin kita. Ikaw at kung sino man ang lalaki mo. Huwag mo akong tatakutin, Mayor. Dahil pag ako ang nagsalita, lalabas ko lahat ng kasamaan mo! Baka nakakalimutan mo. Naaalala ko pa. Dati isa ka lang Vice Mayor. At pinapatay mo ang mayor dito. Kaya ka lang nakaupo sa kinalalagyan mo ngayon. Tumigil ka! Bakit? Natatakot ka? Ha? Palibhasa, para kang isang mitso sa sementeryo. Maputi. Makinis. Kumikinang. Pero sa loob ano? Ha? Bulok at inuod! Sige! Sige! Ituloy mo! Para may dahilan na ako na hiwalayan ka! Naunahan lang ako ni Tonyo. Kung hindi, ospital ang bagsak sa akin nun. Ako pa! O nga pala, sir. Okay na ba kayo ni Ma'am Violi? Sigurado, hangang-hanga sa'yo ngayon yun. Anong hangang-hanga? Galit pa nga eh. Mataray. Suplada. Parang manang na hindi maintindihan. Sa una lang yun. Mabait yun. Anong mabait? Erena na suplada yun eh. Maaga kasing naulila yung batang yun eh. Kaya, ganun talaga siya. Unang-una, ang nagpalaki pa sa kanya yung matatandang tiya niya. Kaya naman pala eh. Pero ang totoo niyan, Sir Leon, matalino siya. Matyaga.
at masipag. Doon nga sa Baryo Matarik, siya ang unang-unang naisulat sa dyaryo. Bakit? Nakapatay ba siya? Hindi. Nung natapos si Ma'am Violi sa kuleyo, siya yung nakakuha ng suman kumbalde. Anong suman kumbalde? Hinaan niyo naman, sir, eh. Suman kumbalde. Yung nakakuha ng pinakamataas na marka. Yung pinakamagaling. Ah, suma cum laude. Sabi ko nga. Waiter! Beer pa rito, beer pa. Wala nang laman ito, wala na. Waiter! Hoy, tanda. Kung hindi mo na kaya, umuwi ka na, nakakabingi ka na. Hoy, waiter! Kanina pa yan eh. Ang kulit mo ah. Waiter! Palabasin mo nga itong mga katabi ko, mga lasing na ang gugulo. Ano ulit sa'yo? Sir Leon Parak! Dito! Dito kayo dumaan sa likod! Dali! Dali! Matagal ka nang pinapahanap ni Mayor. Bakit hindi ka nagpapakita? Ayoko na. Sabi mo sa kanya, ayoko na. Huwag niya na ako gamitin sa kawalang hiyan niya. O, sige. Iwan nyo na yan. Mukhang masyado ka nagiging mailap ngayon, Franca. Pati imbitasyon ko, tinatanggihan mo na. Dahil hindi ko kayang sikmurain ang mga ginagawa mo, Mayor. Hindi ko kayang konsensya. Mga ginagawang paglalakaw sa mga nakabaong kayamanan na dapat ay pakinabangan ng mga taong bayan! Ninakaw? Wala akong ninanakaw. Wala akong ninanakaw! Lolo ni Gino Amoto ang nagbaon ng kayamanan. Huh? Kaya, pag-aari niya yung kayamanan! Saan ang galing ang mga kayamanan? Hindi ba sa mga tao? Ninakaw ng mga Hapon sa mga Pilipino. Huwag mo na akong ulahin, Mayor. Kahit anong paikot ang gawin mo sa akin, hindi na maitatago ang tunay na kulay ng iyong balat. Sobrang baho ng bunga nga mo. Sa madaling salita, ayaw mo na makipagtulungan sa amin. Ganun ba? Ha? Alam mo ba sinabi ko? Wala pa akong ginusto na hindi ko nakuha. Kapag inumpisahan ko, kailangan itong tapusin. Ngayon, kung hindi na kita pakikinabangan, kailangan na kitang ipasura. Ngayon pa lang, tatapusin na kita. Pero hindi lang yon. Lahat na nakakapit sa lahi mo, buburahin ko. Lambalambayog, kumapit ka
siyam ang lalakarin ko, parte ng dilulang isang pinggang pansit ang aking kalaban, isang pinggang pansit ang aking kalaban. Leon! O, bakit? Si Violi, natapilok eh. Tumama yung tuhod sa bato. Ando namimilipit sa sakit. Umpong napilayan eh. Hindi ko alam po anong gagawin ko. Baka pag inalaw ko, lalong lumala. Tulungan mo naman kami. Pagkakataon mo na yan. Anong pagkakataon? Alam mo na, para mahimas. Ikaw? Eh, hindi pala. Para mahirot si Ma'am Violi. Halika na. Aray! Sa una lang masakit yan. Totoo? Oo. Sige, dahan-dahan lang ha. Dahan-dahanin natin. O, huwag kang malikot. Inimatay. Magandang umaga ho, Mayor. Magandang umaga naman. Mabuti naman at napasyal kayo. Nakita ninyo itong lugar namin. Meron kaming mahalagang sadya para sa kaligtasan ninyong lahat dito. Anong ibig niyo sabihin, Mayor? Ayon dito sa kaibigan ko. May mga nakabaong bomba dito sa mga building na ginagamit ninyo na kailangan natin hukayin. Bigla-bigla naman ho yata ito, Mayor. Para din naman sa kapakanan ninyong lahat ito, Miss. Paano naman ho kayo nakatiyak na totoo ang impormasyon? Siya si Gino Amoto, apo ng isa sa mga matataas na opisyal na nadistino dito sa Pilipinas noong panahon ng gera at namahala ng pagbabao ng mga bomba dito sa Pilipinas bago sila tumakas. At isa nga ho ang lugar na ito na pinagbuunan nila ng napakaraming bomba. May katibayan ho ba kayo, Mayor? Sa palagay ko si Colonel Ragudo ang higit na makapagpapaliwanag sa inyo. We have verified reports na totoo ang sinasabi ni Mayor. Na dito sa Barrio Matarik, itinayo ang pinakamalaking garrison ng mga Hapon. At dito, itinayo ang kanilang arsenal. Kung saan nakaimbak ang maraming armas, bala at bomba. Nagagamitin sana sa pagsakop sa buong Pilipinas. Hindi sa ano paman, Mayor. Pero humingi na ho ba kayo ng permiso sa DEX o sa provincial government tungkol sa gagawin yung pag-iba ng school namin? Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan ninyong mga guro at ng mga bata kesa sa pagkuha ng permiso, Miss. Hindi naman siguro ganun kagrabe ang sitwasyon, Mayor. Ilang malalakas sa lindol lang naranasan namin. Kung talagang tama yung hinala ninyo, eh di sana sumabog na yung bombang sinasabi ninyo. Sinasabi mo ba sa akin na hihintayin muna natin may masaktan o mamatay sa pagsabog ng bomba bago tayo kumilos? Ang sinasabi ko lang naman ho, eh siguro tiyakin muna natin mabuti bago kumilos.
Eh dahil kung gigibain yung eskwelahan, eh paano naman yung pag-aaral ng mga bata? Malawak naman itong lugar. Marami kayong magagamit na lugar dito habang isinasagawa namin ang paghahanap at paghuhukay ng mga bomba. Tama si Mayor, mga kasama. Tsakin natin ang kaligtasan ng mga bata. Sang-ayon ako kay Mr. Lopez. At bilang isang principal, hindi ko pwedeng isugal ang kapakanan ng mga bata at ang buhay ng bawat isang narito. Nagpapasalamat ako sa pakikiisa at pakikipagtulungan ninyo sa amin. Ngayon din ay sisimulan namin ang paghahanap. Sana nga'y totoo yung sinasabi niyo, Mayor. Excuse me. Magandang gabi sa'yo, Violi. Ba't nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko sana magpaliwanag sa'yo. Tungkol doon sa nangyari kanina. Alam kong hindi mo nagustuhan eh. Mabuti't alam mo. Ginawa ko lang ang inaakala kong tama. Yun naman pala eh. Ba't nagpapaliwanag ka pa? Ayoko sumama ang loob mo sa'kin. Ang hirap kasi sa'yo, Mr. Lopez. Masyado kang marunong. Dapat, bago ka nagdesisyon, nag-isip ka muna. Sa palagay mo ba, hindi ko iniisip ang kaligtasan ng mga bata? Mas makukonsyensya tayo kung may mangyayari sa mga bata. Hindi ako nakikipagkompetensya sa iyo, ha? Pero sa ginawa mo kanina, parang pinalalabas mo na mas concerned ka sa kaligtasan ng mga bata at ako naman, walang pakialam. Hindi naman sa ganun. Yun ang dating sa akin, eh. Hindi mo rin ba naisip kung bakit ganun lang pagtutol ko sa pag-iba ng eskwelahan? Taga rito ako, Leon. Dito na ako lumaki at nagkaisip. Kaya alam ko na matagal lang hinihintay ng mga taga rito ang pagkakaroon ng eskwelahan. Alam mo ba kung bakit? Kagaya ng mga magulang. Gusto ng mga taga rito na hindi matulad sa kanila ang kanilang mga anak. Gusto nilang umangat ang buhay ng mga ito. At yun, yung lumang eskwelahan na yun, yun ang simbolo ng pag-asa ng mga magulang at mga anak para makaahon sa kahirapan.
Pinayagan mo sa mayor na gibain ang eskwelahan. Parang hinayaan mo na rin mawasak ang pag-asa ng mga magulang at ng mga bata. Hindi mo kilala si Mayor Perez. Kahit isang saglit, hindi ako naniniwala ang kaligtasan ng mga batang iniisip niya. Mas posibilidad na pangsariling dahilan ang ginagawa niyang pagigiba sa school. Kung ano man yun, hindi ko alam. Kung sa tingin mo, mali ako. Ipagpawanin mo. Sana maintindihan mo ako. Nagkamali rin ako, Mr. Lopez. Ang akala ko kasi, maaasahan at kaisa ka namin. Katulad ka rin pala ng iba na tumitiklop at nawawala ng paninindigan kapag kaharap na ang mga nasa pwestong kagaya ng Mayor Perez. Sayang. Gabi na. Gusto ko na magpahinga. Hoy, Nom! Alam mo, pare, dahil dito eh, nakakalimutan natin yung pagod natin sa pagtatrabaho. Pare, ang inaalala ko sa paghuhukay ng bulldozer na yan, baka tamaan yung bomba at sumabog. Di tigok, patay tayong lahat. Tama. Baka hindi na natin makita yung anino natin. Kawawa naman yung asawa ko, tsaka yung anak ko. Tama yun. Kailangan humingi tayo ng dagdag para pag namatay tayo, mayroon tayong maiiwan sa pamilya natin. Di ba, Frank? Huwag mo nang tanongin si Frank. Pag umiinom ng alak yan, wala nang problema yan. Okay na yun. Matatakot na wala naman kayong dapat katakutan. Ano? Hindi ka natatakot? Eh, bomba tong nakabaon eh. Bomba? Wala tayong bombang hinuhukay dito. Kung walang bomba, ano? Kayamanan. Katakot-takot na kayamanan na ibinaon ng panahon ng hapon. Narinig niyo, mga kasama? Kayamanan daw ang hinuhukay natin dito. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Tuloy, tuloy. Maupo kayo. Miss Gutierrez, ano ba itong sinasabi sa amin ng mga bata tungkol sa kayamanan? Silama sila dito ni Mr. Lopez. Nagpunta daw sa kanila yung mga bata at yan ang sabi. Kaya nga ipinatawag ko kayo eh. Saan nyo naman napulot yan? Narinig po namin dun sa nagiinuman trabahador ng eskwelahan kagabi. Eh paano naman kayo napunta doon? Niyaya ko po sila, ma'am. Naku kayo talaga. Eh paano ko napahama kayo doon? Nag-iingat po naman kami, ma'am. At saka kung hindi kami pumunta doon, hindi namin malalaman sino nga lang pala si Mayor. Nagsasabi ba kayo ng totoo, ha? Baka nagsisilungaling lang kayo. Totoo po, Miss Gutierrez. Kung totoo ho yung sinasabi nila, kailangan ho siguro humingi tayo ng tulong sa mga pulis. O kaya sa regional office ng NBI dito sa probinsya. O kaya sa gobernador. Maliwanag na pagnanakaw yung ginagawa ni Mayor Perez, eh. Yan din ang iniisip ko. Ano sa palagay mo, Mr. Lopez? Kailangan ho natin ng ebidensya. Isa pa ho. Protektado ng provincial director si Mayor Perez. At hindi rin tayo nakakatiyak kung may kinalaman ng gobernador dito. Kung ganun, ang una pala nating dapat gawin ay makakuha ng ebidensya na makakapagpatunay ng mga kalokohang ginagawa ni Mayor Perez. Kailangan sa lalong madaling panahon. Anong gagawin natin? Ma'am, alam ko na po. Ano yun? Thank you.
kayo yun? Uy, si Frank! Ha? Ano nangyari? Si Frank, tumakas! Sige, habulin nyo! Kailangan malaman ni Mayor to. Tara. Mang Frank, inumin nyo to mainit-init pa. Nang mahimasmasan kayo. Salamat. Totoo sinabi ng mga bata. Hindi bomba hinahanap ni Mayor Perez. Kundi kayamanan. Ang sabi nyo, teenager kayo kanina nung mangyari yung digmaan. At alam nyo yung dating lugar dito sa Baryo Matarik. Kung saan maaaring pinagbaunan ng kayamanan. Totoo. Eh, ba't hindi nyo hinukay nun? Aral yung mama nako? Hindi. Baka yung pamagimbitsa ng buhay ko. Eh di sana nag-report ka sa may kapangyarihan. Matagal ko nang binalak to. Pero napansin ko na mga tiwali ang mga nasa pwesto. Sa magandang halimbawa, si Mayor Perez. Pero na magpalit ng gobernador, tinangka kong bumalik muli. Dahil alam ko mabuti siyang tao. Kaya lang naunahan ako ng pagdating ni Ajinomoto. E di sana pinarating sa bagong gobernador ang mga nangyari. Ilang beses ko nang binalak na umalis dyan sa grupo ni Mayor Perez. Pero hindi ko nagawa dahil madalas nila akong mahuli. At hindi na kaya nakatawang ko. Ang madalas silang ginagawang pambubugbog sa akin. Ayoko pa mamatay. Gusto ko pa makabay sa mga kasalanan ginawa ko sa pagtulong sa kanila. Pero naniniwala ako. Darating ang panahon na magiging instrumento ako para putuloy ng mga kahayupan ni Mayor Perez. Dumating na ang araw na yun, Ma'am Frank. Magmula sa punong ito, itong hakbang, papunta dun sa eskwela nila. Bandang kanan, malapit dun sa pinagtuturuan nila. May bato na nakaukit ang salitang hapon. Yun. Dito. Sipi ko yun mo na. Teka, sandali. Dito. Mayor, may nakauwi na sa atin eh. Kung tama ang kutob ko, si Frank ang may pakanan nito.
At malamang, kasabot ang mga teachers dito. Putang inang Frank na yan! Isa-isahin ninyo ang mga bahay! Halugugin ninyo! Hanapin ninyo sa buong bayo! Iharap niyo sa akin ang magdalakaw! Tignan ninyo ang lahat ng sulok na pwede nila pagtaguan! Pag may humadlang, patayin ninyo! Sige, magsikilos kayo! At huwag kayong babalik ng walang resulta! Pundeta! Leon, kailangan eh, ngayon din, umalis tayo dito. Ano mang oras, baka malaman ni Mayor Perez ang pagkawala na kayamanang yan. Paano kayo makakaalis? Di wala kayong sasakyan. Hindi kang pwede lumantad. Baka nakaabang yung mga tauhan ni Mayor Perez. Sa gubat kami dadaan. Mag-ingat kayo, Leon. Alis na kami. Deja? Oo. Paikutan niyo ang bundok! May baril ka. Ano ka? Sundalo? NPA? O, Leon, ba't may ganyan ka? Tsaka ako napaliliwanag sa inyo. Tayo na. Tama ka. Wala ito.
ka! Dali! Halika, halika! Yan! Kung hindi ba naman kayo santambak na mga gago at tanga, yun na nga lang ang pwede ninyong daanan para masundan sila, sihiraan nyo ba? At ikaw, Jesse, anong klaseng utak meron itong mga tahuan mo? Pasensya na kayo, Mayor. Hindi na mauulit. Leche! Talagang hindi na dapat dahil patong-patong na yung mga kapalpakan ninyo. Kung binantayan ninyo mabuti yan si Frank at yung eskwela, hindi sana tayo nagkaroon ng ganitong klaseng problema! Tumawag na ako sa headquarters, Mayor. At pinahanda ko na yung chopper na gagamitin ko bukas. Pati yung mga sundalo ko, tutulong sa pagsugod sa kinaroroonan nila. Kaya wala na silang malulusutan. Dapat! Dahil alam naman natin, isa lang ang punterino mga yon, ang Kapitolyo! At alam nating lahat na mainit na tayo kay Governor. Pag naipakita pa nila kay Governor, yung mga ebidensya na illegal ang ginawa natin doon sa baryo na yon, pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan! Is there a problem, my friend? Ibili mo nga nakausap yan! Why is he angry? Kawawa na naman si Corina. Iwan ko muna kayo rito. Kukuha lang ako pansiga. Tulungan ka na namin, Leon. Sige, salamat ha. Ma'am, kuha kaming bungang kahoy. O sige, mag-ingat kayo ha. Sir, talaga po bang pwedeng kainin ang sawa? Oo, Boy Scout ka, di ba? Kailangan matuto kang mamuhay sa bundok. Bakit, ma'am? Magtatagal po ba tayo dito? Baka hinahanap na po ako sa amin. Oo nga, ma'am. Sigurado po nag-aalala ng inay at itay ko sa akin. Pasensya na kayo, ha? Pare-pareho naman nating hindi ginusto to, eh. Hindi naman namin kayo pwedeng iwanan sa bahay. Baka mapahamak pa kayo. Palagay ko, hindi tayo titigilan ng mga tao ni Mayor.
Dahil malaking kayamanan tong hawak natin. At Chuck, nakakalat na rin sila ngayon dito sa gubat. May alam ako, para makiiwas tayo sa kanila. Paglampas natin sa gubat na to, may dagat. Gumilid tayo doon. Chuck, mas madali tayo makarating sa pupuntahan natin. Alam mo ba ang daan papunta ron? Oo! Kabisadong kabisado ko ang lahat ng sulok sa gubat na to. Pero may isa pa tayong problema. Si Miss Gutierrez. Hanggang ngayon siguro hindi niya alam na nasa atin ang kayamanan. Alam na. Nang mahukay namin ang kayamanan, sinabihan ko si Ma'am Frank na ipaalam kay Miss Gutierrez na nasa amin ang ebidensya. Sinabihan ko rin siya na medyo magtago-tago muna siya. Sana makagawa siya ng paraan. Oh, luto na pala ito eh. Gusto nyo? Ayaw nyo ah. Sige kayo, mahaba pa ang gabi. Magugutom kayo. Ikaw. O ikaw. Ikaw. Ayaw mo? Ayaw nyo? Tulog na kayo. Maaga pa lakad natin bukas. Kayo. Ayoko matulog ng gutom. Ako rin. Sarap nga. Ako rin pahingi, ha? Itas! Ha! Tahan-tahan kayo. May mga bata. Kapit! Bilis! O ikaw, ikaw!
Mga bata, magpahinga na tayo. Tulungan niyo ako dito. Dito na kayo matulog, ha? Leon, hindi ka pa ba magpapahinga? Kumusta mga bata? Tulog na silang lahat. Si nanay nga pala mukhang may sinat. Magpahinga ka na rin kaya, baka ikaw namang magkasakit. Mahirap na yun. Pauna ka na. Susunod na ako. Violi! Ma'am Violi! Ha? Bakit? Takot ako sa tuko! Takot ako sa tuko, Ma'am Violi! Ay, nako, huwag ka matakot. Tuko lang yan. Anong nangyari? Takot sa tuko ang bata. May nakita ba kayo mga bangkay? Sa ginawa namin sa lugar na pinagtaguan nila, swerte na lang kung makaligtas pa sila. Yung tanong ko, sagutin mo. Meron ba kayo nakita maski isang patay sa kanila? Wala, Mayor. Dilibot namin ang paligid pero wala kami nakita. Malakas kasi mga alon at madilim eh. Maaring nakatago sa mga sulok-sulok ng mga bato mga bangkay nila. Sa madaling salita, hindi kayo sigurado. Malakas ang kutub ko. Buhay sila. Dahil kung hindi, nakakita sana kayo kahit isang bangkay! Pwede naman silang balikan eh. Naka-standby yung chopper. Gusto ko ng tiyakan lakad. Sa palagay ko, mas magagamit nyo yung seaplane na yan kesa sa chopper.
Anong gagawin natin sa punong saging, sir? Gagawin natin, Balsa. Nang sa ganon, makatawid ng dagat upang makaabot sa kabilang bayan. Doon tayo. Doon tayo! Siguradong hindi pa nakakalayo mga kasama nito, pati ang kayamanan. Mauna na kayo. Sige, walang bahala. Ian! Talungan niyo ako! Sir! Sir, si Ma'am Violi, nakuha po nang umabol sa atin. Saan dinala? Doon po. Huwag kayong alis dito, ha? Anong nangyari dyan? Kanina pa siya dumadaing na masakit ang ulo niya eh. Hinipo ko, inaapoy ng lagnat. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan matala natin sa ospital. Doc! Doc! Pakigamot naman yung bata. Masyado yatang mataas yung lagnat niya eh. Ano ba nangyari sa kanya? Siguro ho, sobrang pagod.
Sige, iga niya rito. Mabuti na lang. Hindi grabe yung bata, no? Mike, pakibili mo naman tong gamot para sa bata. Sige. Leon, mauna muna ako sa'yo. Ingat ka. Bilisan mo, ah. Mang Frank? Leon! Oh, eto yung gamot. Ipainan mo na sa bata. Ba't kayo nandito? Nakakita akong tulog. Doon sa may terminal. Akala ko, kung sinong lasing lang eh. Sinama ko na dito. Anong nangyari sa inyo? Ba't ganyan naayos nyo? Di na kami tinanta ng mga bata ni Mayor. Yung kay Manat? Nandito ko. Mabuti. Yan ang makapagliligtas sa mga taga-baryo. Bakit ho? Ano ho bang nangyari? Sinalakay ni Mayor Perez ang baryo. Binihag niyang mga bata, matatanda, lahat-lahat. Nagpanta si Mayor na kapag hindi binalik sa kanya kayo mana, papatayin niya mga tao. Huwag mo ako takutin, ha? Ano ba? Taning na ibinigay ko sa mga magnanakaw na yon para ibalik sa akin ang mga kayamanang ninakaw nila. Dahil lupa ang inyong pinagmula, hayaan ninyong ako magbalik sa lupang inyong pinanggalingan. Sige, dalihin silang lahat sa putikan! Sige, tayo! Makinig kayo lahat! Okay, Mayor! Hanggat hindi na ibabalik sa akin ang kayamanan, sa bawat 2 minutong lalampas, isa sa inyo ang mamamatay! Ano nangyari? Governor, kabuhin mo ang tubig!
naman si Bang! Ayaman na lang hindi! Huwag, Mayor! Ako na lang! Ako na lang! Patayin mo! Ako na lang! Ako na lang! Ako na lang! Huwag ang anak ko! Maahawa ka sa kanya, Mayor! Aiwan ka rito. Gamitin mo ito kung kailangan. Mayor! Nandito na ang kailangan mo! Sir Juan! Iho de puta ka! Pinasakit mo ang ulo ko. Pati matatapat kong tauhan. Pinatay mo! Hindi ko gusto yun, Mayor. Dahil ang totoo, ikaw ang punteriya ko. Para matapos ng kahayupan mo. Huwag ka na magyabang. Dahil sa araw na ito, magtatapos tayo. Gagawin kitang bayani. Bayaning patay. Pababalatan kita ng buhay bilang ganti sa mga tauhan kong pinatay mo. Ako lang kailangan mo. Pakawalan mo mga tao. Hindi ako interesado sa'yo. Kung hindi sa mga kayamanang ninakaw mo. At wala ka sa posisyon para diktahan ako. Akin na yung makayamanan. Siya. Ano ba kaya yun? Tutuwa na lang pa tayo!
ngayon? Si Gobernador, naikwento ko na sa kanya ang lahat. Higit sa lahat, maraming salamat sa pagputol mo sa kasamaang ginawa ni Mayor Perez. Ginawa ko lang ang dapat. Huwag kayong mag-alala sa mga nasira dito sa inyo. Ako nang bahala dyan. Magpapatayo ako ng bagong eskwelahan para sa mga bata. At asahan nyo, mula sa araw na ito, tuloy ang pagtulong ko sa Baryo Matarik. Maraming salamat po, Governor. Mabuhay si Gobernador! Mabuhay si Gobernador! Mabuhay si Leon! Mabuhay! Kasado na ba ako, Miss Maganda? Oo naman, lalaking matapang.